Muslim ka po ba ate? Ay, hi baby Kila. Probably yes, but I'm not calling myself Muslim because hindi ko pa kayang gampanan yung tungkulin as a true Muslim. So as of now, I am just a Maguindanon. Maguindanon lang. Not yet a Muslim. Sana mag-gets mo yung point ko. Assalamualaikum. Matagal na tong sinend sa atin about sa isang video ng isang nagti-TikTok, TikToker. Sabi famous daw siya na TikToker. Marami siyang followers. Kalimutan ko lang kung ilan. Bali, isa siyang taga Mindanao na TikToker. Nawala ko yung screenshot. Anyway. So, ilang beses na tong sinend sa akin sa PM, mayroon pa nag-send sa WhatsApp. Kasi nalilito daw sila sa pagkasabi niya. So, ang pagkasabi niya dito is tinanong kasi siya kung Muslim daw siya. Sabi niya yes sa umpisa pero hindi daw niya kinukonsider na Muslim daw ang sarili niya. Siguro dahil nga hindi nga siya practicing, hindi nag-hijab, hindi siya nagsasala. So yung napanood ko to, natatawa lang ako, may point din siya, no? Kasi parang alam, naintindihan niya talaga yung meaning ng Muslim. Na ibig sabihin ang Muslim is yung taong sumusuko, sumasamba, tumatalima sa pagsunod sa utos ng Allah. So yun ang meaning ng Muslim. Ang Islam is submission to the will of God. Ngayon yung taong sumasubmit sa will ng God, sila yung mga taong tinatawag na Muslim. Kaya alam ko, alam niya talaga yung meaning ng Muslim. Pero medyo naawa din ako na sa sinabi niya na hindi niya tinuturing yung sarili niyang Muslim dahil nga hindi pa siya talaga practicing or sumusunod, kumbaga. So, nireview ko muna. Alhamdulillah, may ustad tayo dito. Nireview ko muna kay ustad ngayon. So, kaya bago ko makalimutan, 10 minutes na lang ang work namin, alis na. Kailangan kong gawa ng video ngayon. Sa ganitong sitwasyon, kasi may mga sekta ng Islam, sekta ng Muslim, hindi Islam, dahil ang Islam isa lang. Bali, may mga ibang Muslim na may sekta, tulad ng sinasabing Khawarij. Para sa kanila, pag ganito, automatic kafir na sa kanila yon, non-Muslim na. So, ang opposite ng believer, yung Muslim, is kafir, non-Muslim. Disbeliever, no? Yung nalaman na nga lahat yung mensahe, disbeliever. So, opposite ng mabuti is masama. Opposite ng mainit is malamig. So, opposite ng Muslim is kafir, di ba? Opposite ng tawhid is shirk. So, ngayon, yung ganitong klase na Muslim na hindi nagdadasal, hindi nagsumusunod sa Islam or practice, hindi pa rin silang maituturing na kafir, no? Hindi sila pwede itakfir. Hindi sila pwede. Tayo na mga nasa ahlus sunnah wal jamaah, taga sunod talaga ng proper Islam, taga sunod talaga ni Propeta Muhammad, peace be upon him, is hindi pwede sa atin na basta-basta magtakfir ng isang tao. Yung pag-reject sa kanya, pagpatunay, pagsabi na ito ay talagang non-Muslim, itong Muslim talaga na tumalikod na, mahirap. So, hindi pa rin pwede sabihin. Basta-basta yon. Ngayon, sa kabilang buhay, ay may pag-asa pa sila. May dalawang klase silang dadaanan sa kabilang buhay. Una, whether patawarin sila ng Allah. Diretso. Dahil ang Allah mahabagin, maawain. So, pwede silang patawarin ng Allah diretso. Wala na silang babayaran ng kasalanan nila. Pwedeng direkta patawarin sila ng Allah at makapasok sa paraiso. Or, pangalawa, whether pwede babayaran muna siya ng Allah sa mga kasalanan na ginawa niya. So, depende yun sa Allah. Nasa Allah talaga ang judgment. Pero ang Allah ay makatarungan. Para hindi unfair dun sa mga Muslim na nagsala, naggawa ng lahat. Tapos makikita mo pala sa kabilang buhay, yung isang Muslim na walang ginawa sa mundo, hindi nagsala, hindi naghijab, ay mapapatawad na lang. No, nasa Allah na yon, depende sa kanya. No, justice ang Allah. Talagang judgment, walang ano, takas, walang labis, walang kulang sa araw ng paghukom. So nakadepende na yun sa Allah. Una, pwede siyang patawarin. Pangalawa, pwede din naman siyang pabayarin muna ng mga kasalanan niya sa impyerno. So magbabayad siya doon, masakit. Talaga, magbabayad. Isasawsaw ka muna sa impyerno, magbabayad ka muna doon. Pero makakapasok ka pa rin sa paraiso. After mo bayaran yung mga kasalanan mo, saka ka kukunin? Kasi may kontrata ka pa rin na makakapasok ka sa paraiso. Ano yung kontrata na yun? Yun yung la ilaha illallah sa puso mo. Na naniniwala ka at na sumasaksi ka, walang Diyos na dapat sambahin maliban lang sa Allah. So yun ang pinaka-importante. Ngayon, sa sinabi niya na hindi pa niya kinukonsider yung sarili niya as a Muslim, may point siya na iniisip niya yung practicing, pero hindi pa rin niya pwedeng itakfir ang sarili niya. Yung bang i-reject niya ang sarili niya as a Muslim. Kasi
kahit papano ang meaning pa rin ng Muslim din yung naniniwala siya at sumasamba siya. Naiisa lang ang Diyos, ang Allah, walang rebulto, walang imahe, di ba? At naniniwala siya na si Prophet Muhammad ay huling propeta ng Allah. Ngayon, may mga condition para malaman ko yung tao is hindi na Muslim. At yan yung sa mga judge na, yung mga alam na nila lahat yung mga rulings dyan. At ang tao, kaya lang pwede maging hindi Muslim, ang isang Muslim kapag tumalikod, para malaman mo na hindi na siya Muslim, kapag siya mismo nagsabi na kaya siya hindi nagdadasal, kasi tinuturing niya na ang dasal is hindi talaga obligado, no? Yun ang pananaw niya. Sasabihin niya na ang sala ay hindi naman obligado. Hindi naman yung batas talaga ng Allah o galing. Pag once na ganun, ang sinabi niya is doon na talaga mahuhukuman na itong tao ay kafir. Non-disbeliever na talaga. Lumabas sa bibig niya. Pero pag ang Muslim, hindi nagdadasal dahil sa iniisip niya, sasabihin niya na tinatamad siya or kulang pa yung faith niya or tamad, no? Hindi mo pwede sabihin na hindi na siya Muslim. Muslim pa rin siya, no? Pero may kasalanan lang siya kasi yung obligado iniwan niya, so may kapalit. Pero porket pag tinanong mo, bakit ka hindi nagsasala? Tinatamad ako eh, kulang faith ko, whatever. Muslim pa rin yun kahit papaano. So hindi ma-apply yung sasabihin yung hadith na sinabi ng propeta, ang pinagkaiba natin at mga kafir is ang sala. Alam ko maraming gagamit yun. So in-explain, tinanong ko kayo, Ustad, yun ang sinabi din, na hindi din basta-basta yun. May mga rulings din. So, naalala ko tuloy yung sinabi din ni Imam Malik, huwag na ako nagkamali. Sa sayings niya, sabi niya, kung meron 99 na dahilan dun sa isang tao, isang Muslim na tumalikod na, nakitaan ng 99 na dahilan na pwedeng sabihin na siya ay talagang hindi na Muslim. No? 99 na dahilan, imagine mo. Pero may nananatili pang isang dahilan, may nananatili pang isa pang proof na pwede pang matukoy na siya ay talagang believer pa, isa pang mu'min, isa pang Muslim, ay mas pipiliin pa daw niya yung isa kesa na patunay na siya pa ay Muslim kesa doon sa 99 na dahilan na maituturing hindi na siya Muslim. Imam Malik mismo, isang mataas na scholar natin noon panahon, pero mas pipiliin pa niya yung isang dahilan na maituturing Muslim pa yung tao kesa doon sa 99 na dahilan na pwede na siya sanang ituring na hindi na Muslim. Kita mo? So ang Islam ay peace, ang Islam ay submission to the will of God. At sa babae na ito, makonsensya ka lang sana sa mangyayari sa kabilang buhay mo. No? Isipin mo yung parusa, yung kapalit. Ang Allah ay maawain pero huwag natin abusuhin dahil may kapalit lahat yan. No? Ang justice na sa kabilang buhay. Yung pinapautos niya is para din naman sa atin yun, hindi naman para sa kanya lang. Yung sala, yung hijab. Napakasimple lang na pinapagawa niya dito sa mundo na titiisin lang natin na maiksing panahon. Huwag natin ipalit yung makamundong bagay. Yung fame, yung position, yung subscribers, yung followers. Huwag natin ipalit yung mga makamundong bagay na mananatili lang sa atin ng saglit lang. Bukas mamaya, pwede tayong mamatay anytime. Walang tao matalino na makapagsabi kailan siya mabubuhay. Kung buhay pa siya bukas o mamaya. Wala. Lahat sa atin, kahit scientist, hindi alam kung kailan siya mamamatay. So huwag mong gawin na ang last na hijab mo or ang unang hijab mo sa mundong ito ay ang hijab na isusuot sa'yo pag namatay ka na. Di ba pag namatay tayo mga Muslim, binabalot tayo ng tela na puti. Huwag mong gawin na ito yung first time na maghihijab ka at first time na magbabalot ka ng mahaba at makapal sa mundong ito at yun na din ang magiging last hijab mo. So huwag mong gawin na yun ang first at last na maghihijab ka dito sa mundong ito kung kailan ililibing ka na 6 feet below, walang sasama sa iyong magulang, pamilya, asawa, anak, pera mo, fame mo, subscribers mo, followers mo, 1,000 followers, walang sasama sa iyo, TikTok followers, walang sasama sa iyo doon, mag-isa mo lang na sa madilim, sa ilalim ng lupa na 6 feet below, sa cementeryong malayo. Ang pamilya mo, maaalala ka lang ng 6 months, 1 year, iiyak para sa iyo. Tapos na, kaibigan mo, after 6 months, kinalimutan ka na. Asawa mo, mag-asawa ng iba. Anak mo, maaalala ka lang for 1 year, 2 years, naka-move on na. So nasaan na? Sinong kasama mo ngayon? Walang iba. Kung hindi siya lang yung pag-asa mo sa araw na yon, siya lang ang pag-asa mo. Ang Allah lang ang pag-asa mo. At wala nang iba sa libingan na iyon. At tandaan natin, bababa yung dalawang anghel na sobrang dilim at marumi, bahaw, sobrang ugly, na tatanungin ka sa libingan, sinong Panginoon mo, sinong propeta mo, anong reliyon mo. So delikado kung hindi makapagsalita ng maayos ang dila natin sa araw na yon. At parang kidlat na mga boses yung nasa sobrang nakakatakot. So sister, pag-isipan mo mabuti. Ikaw ay Muslim pa hanggat may la ilaha illallah sa puso mo na wala kang sinasambang ribulto. Practice lang ang kulang. So yes, sabihin mo, ikaw ay Muslim. Non-practicing siguro. Pero huwag mo itakfir ang sarili mo, ilabas mo sa Islam. Kasi ibig sabihin nyo, lumalabas ka sa Islam pag ganun. Huwag mo ilabas ang sarili mo sa Islam. Ikaw ay consider Muslim pa rin, maawa ka sa sarili mo. Kung kami, huwag mo hayaan kami na naaawa sa'yo. Maawa ka mismo sa sarili mo. Nang maawa din ang Allah sa'yo. Na inshallah patawarin lahat ng mga kasalanan natin sa kabilang buhay.
at mapapasukin tayo ng paraiso wala nang bayaran sa impyerno. Di ba? Maraming salamat, pakishare ito. At welcome ka, sister. Huwag mo isipin na hindi ka Muslim. May pag-asa. Habang may buhay, may pag-asa. Habang sumisikat ang araw, may pag-asa. Habang humihinga ka, magbalik loob. At huwag mo antayin na ito na yung huling hininga mo at hindi mo akalain kailan. Sa mundong ito, wala makapagsabi kailan tayo papanaw. At huwag mo antayin dumating ang araw na yun na mawalan saysay lahat ng mga kayamanan mo at fame or whatever. Allahu alam. Ang Allah masigit na akala. Masalamat yun ka.